Yo, what's up mga kabonjing? Magandang araw sa inyo. Halina't samahan niyo akong panoorin at itakil natin ang numero unong problemang kinakaharap ng mga small YouTuber sa ngayon. So ano ba yung problemang numero unong sinasabi ko? Yan ay ang paggawa ng isang content. Oo, content. Ano po ba ang ibig sabihin ng content? So ang content, ay ito yung mga VTR o ito yung mga videos na mapapanood natin sa bawat YouTube channel natin. Oo, so maraming klase ng content yan. Bago natin na italakayin bakit napakahirap gumawa ng isang content, talakay natin ang mga sari-saring klase ng content na pwede natin gawin. Ha? Oo, sagot na agad. So maraming klase na pwede natin gawin vlog sa ating mga channels. Oo. So nandyan yung culture. Ha? Pwede natin i-vlog yan, yung cultures. Pwede natin gawa ng content. Yung mga interviews, pwede rin natin gawing content yan. Interviews ng mga sari-saring either problema man yan, yung mga trending news, o kung ano man yan, mga gamit man yan. So, pwede natin gawa ng content yan. And next is webinar. Usong-uso ngayon yan, yung mga webinar, lalo na work from home, no work, no pay tayo ngayon. So, webinar, usong-uso po yan. And then, event. Yung event, pwede rin natin gawa ng content yan. Marami din tayong gumagawa niyan. Presentation at the same time. Pwede rin gumawa ng content regarding presentation. Whatever na presentation na pwedeng gawin, either through online, o through personal blog, o through actual blog. Ayan. And then, ito pa, isa rin sa kalimitang ginagawa is yung tutorial. Diba? Tutorial, either ano ba yan, mga gamit ba yan, mga gadget, ayan, pwedeng gawin yan, software ba yan, so maraming pwedeng gawin na content regarding tutorial, and then ito pa, product review, so yan, magte-testing ka ngayon ng mga produkto, kung yun ba ay pasado sa'yo, pasado ba sa panonood mga viewers mo. So yan, product review. Then yung trending. Mga trending. So alam niyo yung trending, yun ang napakadaling gawin na content sa ngayon. Ha? Sa akin ha. Kaso ingat-ingat lang po tayo mga kabonjing pagdating sa trending. Kasi kalimitan, isa sa mga naging problema na kinakaharap ng mga small YouTuber ngayon na bago nga yung mga malapit na maging monetized channel, ay itong mga trending na sinasabing content. Oo. Kasi kalimitan, hindi pagmamayari nila yung mga, let's say, mga videos, mga photos, diba? Especially yung mga na-capture ng mga malalaking network natin. For instance, yung content na balita ng ABS-CBN, balita ng GMA, ng TV5, yung mga small network na nandito sa Pilipinas, ayan, ng Rappler, kung mga natin, yung mga newspaper natin. So yun ang napakahirap, ingat lang po tayo kasi kaya nga tinawag tayo ng content creator o sariling gawa natin. Ha? So ingatan po natin yan. So kailangan pag gumawa tayo ng mga trending, sarili nating videos ang ating gagamitin. So yun yung mga mga ilan sa mga pwedeng posibleng gawin na content, cooking at the same time pwede rin yan, anything na pwede mong gawin. So ngayon mga kabonjing, bakit sinasabi na ito yung number one sa pinaka mahirap gawin ng isang small YouTuber? Napakahirap gawin in the sense na syempre hindi mo alam kung paano mo umpisahan, in the sense hindi mo alam kung paano mo i-edit. Ilan lang sa mga small YouTuber ang may may skills kung paano mag-edit. So napakahirap talaga kung paano umpisahan. So based on my experience, ako po ay nagsusulat po ako ng script. Bago pa lang po ako natuto magsulat ng script, siguro mga almost sa 4 na taon. Ayan. Gumagawa tayo ng mga script regarding documentaries. Yan, mga ganyan. Mga live events, ayan, gumagawa din tayo. So ito yung kalimitan na ginagawa ko, na in-apply ko pagdating ko dito sa YouTube sa paggawa ng isang content. Pag si Papa Bon TV gumawa ng isang content,
Para sa akin, hindi ako nahihirapan gumawa. Ang yabang, ano? Hindi. Actually, maraming pwedeng gawing content. Oh. Depende sa mood. Oh, sinasabi ko sa inyo, number one dyan is yung mood ninyo. Oh. Kailangan, pag gumawa kayo ng isang istorya, gumawa kayo ng istorya na i-convert mo into videos, ay kailangan ay kayo na sa kondisyon. Dapat ay kayo masaya, hindi yung kayo ay mainit ang ulo, tinatamad. So hindi ganon. So kailangan ay maganda yung pakiramdam mo. Ayan ha. Oo, kumpleto sa tulog, hindi puyat, kaka-LS. Yan. So hindi ganon. Kailangan ay maganda ang pakiramdam sa madaling sabi. Oo. So ito, hayaan nyo akong i-share ko sa inyo yung aking counting tips. So kung paano ako gumawa ng isang content. So ang content ko po ngayon ay yung trend, ha? Yung trending. Oh, yung trending na kinds of sa akin, content. Ano po ba yung trending? Ito na nga yun, yung mahirap sa paggawa ng mga content, lalo na sa mga small YouTuber. So una, ano yung procedure na ginagawa ko, mga kabonjing? Unang-una, ang ginawa ko ay sa research. So number one is research. So bali siyam na siyam na punto yung lagi kong kalimitang ginagawa. Number one is research. Bakit napaka-importante ng research? Di ba? Bakit nalaman ni Papa Bon TV ni Kabonjing? Mga Kabonjing, bakit nalaman ni Papa Bon TV na content ang numero unong problema? So dahil yan sa research. Nag-research ako. Oo. Personal kong narinig sa mga kasamahan ko ng mga small YouTuber. Personal kong napanood sa mga vlog. Oo. Mga raw vlog. Sabihin mga hindi pa na-edit. Personal kong nabasa sa mga magazine, sa mga newspaper. Personal kong napanood sa mga television. So yun yung research na ginawa ko kung bakit na-come up ko itong content na ito, regarding trending dun sa mahirap sa paggawa ng content na numero uno. So number one is research. Kailangan mag-research ka. Alamin mo. Para malaman mo na may basihan. Diba? Ayan. Number two is related issues. Alamin mo rin, ha? Related issues, alamin mo rin kung bakit nagkaroon, bakit nahirapang gumawa ng mga content, ang mga content creator o mga small YouTuber. Bakit sila nahirapan? So related issues 'yon. So once na pag nalaman mo na 'yon, yung research ng related issues, ngayon pipili ka na ng subject. Pipili ka na ng subject. So 'di ba, makikita niyo naman napanood, nabasa, narinig. So, mamimili ka ngayon kung titimbangin mo siya. Titimbangin mo siya. Ngayon, yun yung tinatawag na subject. Excuse mo po. Subject, yan. So, napaka-importante yan sa isang content kung para yun ang pinaka-puno mismo ng istorya mo, yung subject. Yan. Once na pag napili mo na yung subject, ito na yung pang-apat, is gagawa ka ninyo ng maiksing short script. Oo. Bakit kamo? Napaka-importante na gumawa ng isang short script. Script. So, ito yung kumbaga, pag gumawa ka ng ito yung procedure kung paano mo gagawin. Nandito makikita yung haba ng istorya mo, haba ng audio mo, haba ng videos mo, ano dapat yung kukunan, ano dapat yung anggulo. So, yung mga ganon, tipong ganon. Short script lang, maiksi lang po. So, dito kasi sa content ko, 15 minutes yung target ko. So, kailangan may short script na ginagawa. So, sa akin, meron ako. So, kailangan umabot ako ng 15 minutes. Ha? Short script. So, napaka-importante po yun sa isang istorya. So, sa isang short script, kailangan ma-introduce mo kung ano ba yung content mo. Then, bandang gitna, kailangan may climax. Oo. Importante yun sa isang istorya, climax. Then, pag bandang dulo, may ending. Ayan. Pero bakit ko nasabi yung ganon? Kumpletong script yun. Oo. Dito kasi sa YouTube. So, kailangan, may reaction. Makuha mo yung reaction ng tao. Maganda yung pagkagawa ng video. So, may hinahanap pa siya. Ibig sabihin, panunuurin niya yun. Diba? Nakuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Ayan. Bakit di mo nilagay yung ganun?
Bakit din lagay mo ganun? Ibig sabihin pag oh, nakita niya kung ano pa yung mga kulang dapat na ilalagay mo. So maganda 'yon, may reaction kumbaga. Oh, magre-react siya ngayon sa comment, 'di ba? Pero pag sinabi niya nga ganda, oh, maaring mag-like lang siya. Maaring ganun. Pero pag may kulang, medyo ano, ay dapat ganun, ay dapat ganun, 'di ba? Oo. Oh, ayan, mamomotivate ka ngayon paggawa ng isang content. So napaka-importante 'yon, mga kabonjing, maiksing script. Ayan. Sunod niyan is preparation, kung ano yung mga gadget na gagamitin mo. So isa rin sa kinakaharap kaya nahihirapan gumawa ng content ng ating mga small YouTuber o content creator kasi lack of ano sila, lack of equipment. So primarily, ito yung mga ginagamit ko pag ako ay gumagawa ng isang content. So ayan, meron akong stabilizer. Ayan, meron akong microphone, may mic condenser. Meron din po akong tripod, mini tripod. So ayan. And then after nyan, that's the time na kukuha ka na ng video. Diyan mo ipapakita yung mga video tricks mo, kung anong panning to the left, to the right, ganyan, zoom in, zoom out, from the top, ayan, focusing. So diyan, diyan mo ipapakita ngayon para maging papanoorin ng kasi masakit sa paningin pagka masyadong malikot. Ayan, kumbaga, kung lalo-lalo na kung wala kang stabilizer. Then next, yung after mo ng makuna ng video, ma-shoot mo na yung subject mo, ito na yung time.
napakahirap, ha? Isa rin sa nararanasan ng mga small YouTuber is yung editing. Oo. So, sa cellphone kasi napakahirap mag-edit, lalo na kung mahaba yung content na gagawin mo. So, mas pabor kung meron kang laptop, meron kang desktop, at the same time, may know-how ka kung paano mag-edit, may mga editing software ka. So, yan. And then, challenge yan sa mga small YouTuber ngayon. That's why ito yung number one sa pinakamahirap na problema ng kinakaharap ng mga small YouTuber. Ayan. And then next is after mo na ma-edit, ito na yung time na medyo masaya na. I-upload mo na ngayon, makikita mo na yung finished product. There you have it, mga kabonjing. Naway may natutunan po kayo sa aking accounting experience. Kung meron kayong mga meron kayong mga reaction, may mga comment kayo. Ayan. Huwag niyong kalimutan dyan sa baba, i-comment niyo lang kung paano pa natin mapaganda. Paano tayo makakatulong dun sa ibang mga YouTuber. Ayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Happy weekend, mga kabonjing. Bye-bye.